Siya ng ating Panginoon. Hallelujah. O Lord, there's no other name above all names, but your name alone is exalted. Pangalan mo lamang, O Diyos, ang aming itinataas, because your name has power. Your name has power to deliver us, to give us hope, to give us life. Hallelujah. O God, we thank you. We thank you for this day that you have called us. Tinawag nyo kami, Panginoon. You have blessed us today, Father God. And indeed, karapat-dapat na kayo ang maitaas. Ang pangalan nyo lamang, Panginoon, ang makilala at ma-exalt, mailagay sa pinakamataas na uri ng pagsamba ng aming mga buhay. We glorify you, Aha, Father God. We thank you for this wonderful day. We ask that you bless us even more as we hear your word. Panginoon, buksan mo ang pangunawa ng bawat isa. Lukuban mo kami ng inyong banal na Espiritu sa dagat as we hear your word. We will not leave this place empty but filled, O God. Let your power work in us. In Jesus' mighty name, we give thanks. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay makakaupo. Hindi po yung gamitin mo. Okay, the Lord bless us all. So, may mga space dito sa harap kung may mga empty chairs, and we would like to invite, welcome our friends who are visiting us for the second time, third time. Hindi na sila bago, but we thank you that the Lord has put your feet. Dinala kayo ng Panginoon dito sa lugar na tan. Every one of us is a privilege. Alam niyo po ba, when we call upon the name of Jesus, it's not just an ordinary name. Yung pangalan na yon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan, kapangyarihan. And that name will allow us to worship Him. Know how wonderful, how beautiful. Sometimes to worship God is to really, yung i-soak natin, yung presensya natin sa Kanya. Sometimes there are no words but our hearts are fully surrendered to Him. While singing that song, how wonderful, how beautiful. It touches my heart because He made my life beautiful. Ginawa, inayos ng Panginoon ang buhay ko at patuloy niya inaayos. And that's the power of His name. Amen? Amen. Naniniwala ako that God is going to move in our midst sa hapon ito. Kaya nagbigay na rin lang tayo ng panahon na pumunta dito. Let us give our full attention in receiving from the Lord. Because this is your Kairos moment, yung precious time. Panahon ito para tanggapin natin yung pagpapala ng Panginoon na intended for each one of us. Lahat tayo ay blinas ng Panginoon. Amen? Kayo lahat ay tumayo sa paggalang natin sa banal na salita ng ating Panginoon. At let us open our Bibles to the book of Luke chapter 8. Maganda kung may mga Bible din tayo, yung talagang aklat, kasi nasanay na tayo na sa PowerPoint. Baka mamaya hindi na natin alam hanapin sa pahina ng aklat ng Panginoon. So for those of you who brought your Bibles, I want you to open your Bible. Alright, although we have the PowerPoint, we also need to open our Bibles. From Luke chapter 8, pupunta po tayo sa, basahin natin hanggang 15. Hindi tayo magmamadali. Namnamin natin ang ating pagbasa sa salita ng Panginoon. Are you all there? Amen. Are we ready to declare yung salita ng Panginoon? Amen. As we declare it, naniniwala tayo na from declaration, merong balik sa atin. Amen? Amen. Amen. So that's what we are going to do. Luke chapter 8, let's read from verse 1. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out, Joanna, the wife of Cusa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town to town,
he told them this parable. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on, and the birds of the air ate it up. Some fell on rock, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. Still, other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop, 100 times more than was sown. When he said this, he called out, "He who has ears to hear, let him hear." His disciples asked him what this parable meant. He said, "The knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parables, so that though seeing they may not see, though hearing they may not understand." 11. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Those on the rock are those who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches and pleasures, and they do not mature. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retaining it, and by persevering, produce a crop. The Lord bless you. Let us all be seated. I declare today that all of you ay mamumunga, matataniman ang salita ng Panginoon, at lahat tayo ay tutubo sa ating pagtubo, tatayo, at magiging mabunga. Amen? Sa ating pag-aaral, sinabi natin itong parable of the sower. Ang ibig sabihin po ng parabolo ay isang kwento, story dito sa ibabaw, no? Isang earthly stories na merong heavenly meaning. Sa mga matatagal na sa Panginoon, mga ilan-ilan sa atin, na familiar na tayo dito sa kwento ng isang magsasaka na naghasig ng seed, and it landed on the different soils. Ngayon, ang pag-usapan natin, Jesus Christ is the one who sows the seed, at yung seed na yon ay ang salita ng Panginoon, at ang soil na yon ay ang mga puso ng mga naliligtas. Yung pag-aaral natin last week, it is about stepping into a new season, 4 na uri, and today we will be discovering, titingnan natin kung saan tayo dito sa 4 na klase ng puso meron tayo. And if we see our lives in one of this kind of soil, let us allow the Word of God today to work in us para maging sa huli, maging mabunga ating paglalakbay. Kaya nga dito sa sinabi, sa salita ng Panginoon in verse 8, "He who has ears, let him hear." Lahat tayo ay may kakayahan na marinig, makunawaan ang salita ng Panginoon. At maging maingat tayo, whatever we hear today, hindi lang ito pasok dito and then come out. Amen ba tayo sa araw na to? Amen. Let us, kasi alam niyo po na, how we listen, kung paano tayo makikinig sa salita ng Panginoon, hindi lang yung pakikinig natin, kung paano natin tayo mag-respond doon sa salita ng Panginoon, ay nagdi-determine yung amount of growth natin, yung paglago natin at pamumunga. The way we hear the Word of God and respond, doon nagmamata yung ating pagiging, yung ating paglago at pamumunga. It depends on the condition of our heart. Amen? Condition of our heart.
dahil ang salita ng Panginoon, it comes to us in many ways. Today, as I preach the Word of God, naghahasik ako ng salita ng Panginoon. I deliver the Word of God. When we read the Word of God, the Holy Spirit delivers it to us with understanding. Amen? Amen. At gawin din natin, na kapag tayo, each one of us, is sharing the Word of God, we are sowing. Amen? At ang kwento dito, ang Panginoon, ang nagsusow ng seed. At anytime sa ating mga buhay, alam niyo ba mga kapatid, our heart can take one of the conditions sa binasa natin. Makikita natin sa sinabi ng ating Panginoon na baka meron sa mga kinds of soil ang ating puso. Dahil nga, hindi natin maiwasan, ang buhay natin ay mahirap. Sino na nagsabi na life is easy? Life is hard. Amen? Pero, at masasabi rin ng iba na life is unfair. Kaya nga, pag ito nakita natin, pwede tayong mag-respond doon sa nakikita natin at nararamdaman natin. Yun yung tinatawag na carnal mindset. Kapag nag-respond tayo dito sa sitwasyon na to, ang ating puso ay nagiging matigas. Papaano? Kapag tayo ay nasaktan, marami nang nasaktan dito, kapag tayo ay nasaktan, ang natural response natin is to protect ourselves, no? And when we protect ourselves, naglalagay tayo ng wall. Yan. Naglalagay na tayo ng mental wall na ayaw natin yun dahil may ginawa siya. When we protect ourselves, nagiging ma-distant tayo sa mga tao na nakasakit sa atin. And yung tendency na yun, nagha-harbor tayo, tatago tayo ng sama ng loob sa tao na nakasakit sa atin. Yun yung nagiging hard yung puso natin. If we do not allow God to bring healing sa ating puso, baka meron sa atin, sa ating binasa, ang puso ay naging bato. May awiting pusong bato. Pero nangyayari ito kung hindi natin i-allow na ang Panginoon ang mag-heal sa ating puso. At if we don't allow it, magiging matigas ang ating puso. Kaya nga dito, magiging rocky ground, rocky heart tayo. Paano ito maunawaan natin yung rocky heart? The Word of God comes to that person. Pero walang lasting na impact dahil wala itong ugat. No? Yeah. Darating yung salita, maririnig natin, pero walang impact dahil walang ugat na patungo sa puso ng bawat isa. See, we can see that. That person can also go to church. Pupunta rin yan sa church. Meron din ng emotional lift. Iiyak din. O mag-praise din. Alam nyo? Pero, paglabas sa church, parang walang nangyari. No? No? Kasi sinabi dito in verse 13 that they believe for a while. They believe for a while, but it does not last. Nag-fall away after a while. Umalis din. Verse 13. Nakita nyo? Those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Oh, nakakatakot, no? Kaya, para hindi maging stony heart tayo, naririnig nandito tayo ngayon na walang exempted even I. Huwag natin palampasin yung salita ng Panginoon na walang epekto sa atin. Kaya nga mararanasan natin yung masasabi natin na bakit ang dry-dry? Bakit ang pananampalata, my faith seems dry? Bakit I feel so empty? Nasabi na nyo na yun, no? Oo. Oo. Very honest yung nagsabi sa akin na, Pastora, bakit parang empty ako?
bakit parang dry? Pero ang maisasagot ko ngayon sa nagtanong sa akin, this is not to condemn you. Ang maitatanong ko rin, kasi nagsabi ka sa akin kapatid, noon or ngayon, ang tanong, are you spending time reading the Word of God? Kagaya natin, pag na-bankrupt tayo, anong ginawa mo, bakit tayo na-bankrupt, bakit walang pera, bakit? Kasi hindi tayo nag-ipon, no? Ilagay natin sa context na maunawaan natin, kapag naubusan ka ng pera, anong rason hindi ka nag-ipon? Ganun din. Pag na-empty tank tayo sa bilang Kristiyano, dahil hindi tayo nagbasa ng salita ng Panginoon. Tama? Amen. Very honest yung nagnanad sa akin at yung nag-amen. Very honest talaga. Amen? Amen! Yes, dumaraan tayo dito sa sitwasyon na kapag hindi natin inaalaga ng ating puso, nagiging bato dahil walang pumapasok na salita ng Panginoon na nagkakaroon ng nag-root doon. Dahil kung ang pagkain lang natin ng salita ng Panginoon ay pag ngayon lang, yung Lunes hasta Sabado, hindi tayo nagbuklat, hindi tayo nagmeditate, hindi tayo nagpray, at iniisip mo na today, with my 30-minute sermon, ay matatanggap mo lahat yung gusto mong tanggapin. I'm sorry to tell you, hindi talaga maglalas, hindi yun uugat. Ngayon lang yan. Pero paglabas natin mamaya, dala-dala natin yung bigatin. Hindi pwede na ngayon lang kayo kakain, mga kapatid. Sabihin ko, kung ngayon lang kayo kakain ng physical food, yung mamaya kakain natin, yung Lunes hasta Sabado hindi ka kumain, wala, nandun ka lang, panghihina pa. Ganun din po, kaya nga yung sinabi na parable ay kwento ng buhay natin na may heavenly meaning. Yung pagkain natin, may bunga yun. No? Hindi rin pwede na yung head knowledge lang po natin. Yung alam natin. Hindi, alam natin yung salita. Alam nyo ba na yung salita ng Panginoon is really good. Diba? Really good kasi nararamdaman natin, natatouch tayo, umiiyak tayo, sumasayaw tayo, lumulundag tayo. Dahil the Word of God is good. But, ang importante dito, dapat yung puso natin ay fertile. Fertile, at ito ay malalim na, yung malalim na yun, may ugat sa salita ng Panginoon. Kaya, ang tanong sa atin, let us no, study the Word of God. Huwag nating hayaan na hindi tayo magbasa. No, if we can sacrifice going to work every day para kumita tayo, every day we go and do our things para ma-supply yung pangangailangan natin, how about your spiritual supply? We need to be supplied by the Word of God. Hindi po pwede. Kasi pag ito, tandaan natin, yung stony heart, magiging thorny heart din yan. Pag naging bato, nagiging matinik. Oh? Kasi bakit thorny heart? Sa verse 14. Ito, sa binas, let's read 14, the seed that fell along thorns, kaya yun, titingnan natin yung puso na ma-thorn, may tinik. It stands for those who hear. But as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Distracted. A heart that is thorny, is distracted, anxious, on, divided. Kasi alam niyo, ang strategy po ng kaaway is to divide. Divide yung attention natin sa salita ng Panginoon. Dinidivide niya, ninanakaw niya, binibigyan niya ito ng inaagawan niya tayo ng panahon. Kasi pag dinivide ng kaaway yung ating puso, it prevents the Word of God from producing crop in our life. Hindi ka mamumunga kapag ang puso natin ay hati. Tama. Hindi talaga. Magtanim ka na hindi mo yan, hayaan mo lang na maraming umaagaw na weeds, tinik doon. Hindi yan fully magbubunga ng maraming bunga. Ang ibig kong sabihin, kapag tayo po ay nakafocus sa mga bagay na makamundo. Yung pleasure, mas masaya tayo na nasa labas,
mas masaya tayo na marami tayong mga pera, mas masaya tayo na matupad natin lahat ng ambition natin in exchange na mapabayaan natin yung ating spiritual na buhay. Yung puso natin sa Panginoon, mapabayaan natin. Hindi po dapat doon. Huwag nating hayaan na makapasok yung mga bagay na yon, yung distraction na punong-puno ng tinig. No? Naunawaan natin, God does not want us to have this rocky heart, thorny heart. Pero ang nais ng Panginoon sa atin na magkaroon tayo ng tinatawag na sa verse 15. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart. Yung maayos na puso. Noble and good heart. Ano ang inire-represent po nito? Yung puso na who hears the word of God. Narinig natin, at nung narinig natin, in-apply natin sa ating mga buhay. Ilan na po? Magmula nung kayo ay nagsimula na makarinig ng salita ng Panginoon. Many times, every Sunday kapag tayo ay naririto, ilan na yung inalaw natin na salita ng Panginoon na in-apply natin. O, namimili lang tayo ng gusto natin sa salita ng Panginoon. Diba? Minsan, meron tayong pinipili lang na salita. Yung bless me, strengthen me, encourage me, no? Yung comfort me, give me. But how about yung surrender, submission? How about those? No? Kapag gusto natin na ang puso natin ay good, we wanna have a good heart. Of course, di ba? Gusto natin magkaroon ng maayos na puso. We have to apply the very word of God into our heart. Kasi kapag in-apply natin, you receive a harvest of spiritual fruit. Mamumunga ka talaga. Magiging maayos ang ating buhay. Ang puso natin ay parang isang matabang lupa. It's a fertile ground for God to use. Amen. Our life is a fertile ground for God to use. Dahil gusto ng Panginoon sa buhay natin na ang kanyang salita sa buhay mo, kapatid, sa buhay ko, ay mag-produce ng bunga. It will produce fruit in our lives. What are those? Una, yung character natin, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kung meron tayo niyan, unti-unti i-develop yan sa atin. Love, joy, peace. Sino? Wala tayong peace. It's because merong mga rocky areas sa ating puso, merong mga thorny, yung mga tinitini sa ating buhay, na inaalaw natin na mag-cram doon, kaya hindi natin nararanasan yung kapayapaan, hindi natin nararanasan yung mahalin. No? Limited lang yung pag-ibig natin. I love you because you are good to me. I love you because you love me. Yun lang. But when we allow the word of God, yung pag-ibig ng Panginoon na isok natin, walang condition. No? We can love others as well. Kasi ina-apply natin. No? I thank God, natanggap niyo ako, minahal niyo ako. Niyo? Kung titignan niyo, kung wala yung pag-ibig ng Panginoon sa inyo, of course, hindi natin matanggap ang bawat isa. Amen. But because we are applying. Ina-apply natin. Amen. Kaya, let us i-desire natin na unti-unti magbunga tayo ng peace, faithfulness, gentleness, self-control. Huh? Madidevelop yon. Kasi sabi nga sa salita ng Panginoon, God wants to see His word produce fruit in our life. And, nais din ng Panginoon na yung merong change na yung Christ-like. Pag nakita tayo, ay, anong meron sa kanya? Diba? Ang sarap-sarap niyang kausap, ang sarap-sarap niyang hingan ng payo, anong meron sa kanya? You are representing Christ. Yun naman ang maganda, no?
that when people see us, they see Christ in us. Lahat tayo na tumanggap kay Kristo, dapat yun ang eventually makikita sa atin. Amen? Amen. God wants to produce that change. Nais ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay maging kawawis. Pero nagmamatter po ito sa condition ng mga puso. The condition of our heart will dictate, yun ang mag-uudyok sa atin para mag-respond. Kung yung condition na example, if the condition of your heart is negative, you will not receive the correction of God's word. But when your heart is broken, when your heart is contrite, when your heart is soft, tender, yung puso natin ay malambot, pag may correction, tinatanggap natin. Yan ang nais ng Panginoon sa buhay natin. That magkaroon tayo ng novel and good heart. Since, ang sabi ko nga sa atin, na yung huli, yun ang gusto natin, yung i-desire natin. Amen? Nakita natin, thorny heart pa pala ako. May pagbabago pa, pwede. Ay, Rocky, pusong bato pala ako. May pusong bato pala ako. Pwede pang ayusin yan. Dahil, ang sabi nga, nais ng Panginoon na i-produce sa atin yung pagbabago through His Word. Pero paano natin ma-cultivate at ready yung ating mga puso for Him na magamit tayo? Meron tayong pag-aaral sa hapong ito na ang pinamagatan, how can we have a good heart? Nais nyo ba na magkaroon ng maayos na puso? Yes! Para ang Panginoon ay mataniman niya tayo ng kanyang salita. At yung salita na yun, yun yung magagamit natin. Number one na matututunan natin sa hapong ito, yung word na power. Bungkalim. Alam niyo yung magsasaka. Kaya nga na yan tulad. Kapag ikaw ay nag-aararo, yung lupa pagka inararo mo, di ba gumaganon? Nag-turn over? So, ang nais ng Panginoon para sa atin, for us na magkaroon ng good heart para gamitin tayo, mataniman tayo ng Panginoon, kailangan po natin i-allow na yung mga puso natin ay ma-turn over, mabungkal. Means, kailangan natin na mag-repent. Hindi yung sorry. So, hindi sorry lang, pero babalikan na naman yung ginagawa. Ibig sabihin, 100% na turn around na pag sinabi mo na hindi na ako magnanakaw, hindi ka na magnanakaw. 100% na nag-repent ka, hindi, sorry. Pero mamaya, ano na naman, o magsisinungaling. You know? Ay, white lies lang naman, pastora. Wala namang sinabi doon na white lies or what. Anything that is not honoring before the Lord, maliit man niya. Kaya nga, minsan, ang tendency pagka lumampas. Alam niyo ba ng measurement ng Panginoon sa akin, ha? Pag may mga nabitawan ako na lumampas ako doon, yung puso ko talaga hindi na mapakali until I repent. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Naging mayabang ako. Lumampas ako sa sinabi ko. Naging nagkubli ako sa totoo na masaya ka? Oo, pero yung pala hindi. What's your yes should be yes and your no should be no. Everything should be very true. Kaya nga, pag nag-repent tayo, binubungkal. So imagine yourself na yung lupa binubungkal ng inaararo. Ganyan din yung turnover. So today, if you have known kung meron tayong mga kasalanan, hayaan natin na i-plow ito ng Panginoon. Allow our hearts to be plowed by repenting. Dapat broken yung heart natin sa Panginoon. Amen? Wow! Kailangan natin na i-ask ang Panginoon, Lord, break my heart. Hindi lang niya i-break yung heart natin, i-pulverize pa niya.
Kasi kapag ang lupa, alam niyo yung sinong magsasaka dito. Ako lang yata nakaranas. Alam niyo yung lupa, pag inararo yan, hindi lang minsanan yan. Paulit-ulit. Kasi may mga lamp-lamp pa yun eh. Hanggang, di ba, yung malam, yung hiwahiwalay siya. Very soft, buhaghag. Nagiging buhaghag yung lupa. Kaya nga, ang nais natin, ang panalangin ng ating puso na, Lord, break my heart. Pulverize my heart. Tanggalin mo yung rocky surface, yung matitigas na matitigas kong puso, and change it into a heart that is soft before you. No? Kasi kapag matigas ang ating puso, hindi tayo productive, nagiging unproductive tayo at hindi rin tayo useful sa ubasan ng Panginoon. Tama? Amen. Amen. Totoo po yan. Naranasan natin, naranasan ko, na hindi ka nagiging mabunga kasi may mga kasalanan ka na hinahawakan, pinaglalaban mo, na ikaw ay nasaktan, kaya dapat pagbayaran niya o mag-suffer siya. But God does not want us. Kaya nga, hindi tayo makapag-offer ng forgiveness, hindi tayo nagiging mabunga, hindi tayo productive, dahil we are harboring bitterness and anger sa ating puso. Pero sa araw na ito, nais ng Panginoon na turn over, bubungkalin ng Lord ang ating mga puso. Amen? Amen. Para maging useful. Yun ang pinag-aaralan natin. Na maging kagamit-gamit tayo sa ubasan ng Panginoon. Hindi lang po dito sa church, dahil haharap tayo sa ating mga pamilya, haharap tayo sa ating mga kaibigan, and kapag meron tayong part doon, makikita nila talaga. No? Hindi natin maitatago yung nasa loob natin for long. Eventually, lalabas at lalabas. Lalabas at lalabas yan. Kaya nga, nais ng Panginoon na allow Him to break our hearts by repenting. Hingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon na mga salita niya na hindi natin na sinusunod. May mga area, area sa ating buhay na ayaw nating sumunod sa Panginoon. Kaya nga, ramdam mo na hindi ka talaga productive, hindi ka ano, kasi you are not allowing that area of your life. Today, if you hear His word, do not harden your heart. Narinig nyo ang salita ng Panginoon. Those who have ears, let him hear the word of God. You are here not by accident, not by anything else. But God, tinawag tayo, nilagay ka ngayon ng Panginoon dito. Pinapunta tayo ng Panginoon for us to check the condition of our hearts para maging malaya tayo na makapanilbihan sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na i-prepare from plowing. Kasi pag binungkal mo, bakit mo binungkal yung lupa? Dahil meron kang gagawin the wall. Pre-prepare natin yun, no? Hinahanda yun. When you plow that soil, you are preparing something. Kaya sa atin, pre-prepare by fertilizing it. How can we prepare our hearts? Paano natin i-prepare? By fertilizing. How can we fertilize our hearts? By spending time. Paulit-ulit, magmula siguro nakakilala kayo sa Panginoon. Hindi po mawawala ang mensahe ng Panginoon na spend time in the Word of God. Kasi, hindi pwede kang lumago na walang salita ng Panginoon. Ang nararamdaman lang natin, yung emotion natin, kung yan ang nangingibabaw, hindi pwede. Dahil, mayroong salita ng Panginoon na siyang magbibigay buhay sa atin. Yung salita ng Panginoon has the power to change us, to transform us. Yung salita ng Panginoon ang magbibigay, magpapalaya sa atin para malaman natin yung katotohanan. If we soak deep into the Word of God. Baka lang naman magbabasa kayo. Binasa lang. May isang lang na nasabing nagbasa pero hindi mo ninamnam, hindi mo mineditate, hindi mo makinanawa. Why reading the whole Bible if you do not understand and do not apply? Okay na mas basa mo yung isa at in-apply mo, ayos na yon, pa isa-isa. By reading the whole chapter, pero walang sinunod doon. Pero sabihin, Pastora, nag-devotion ako. Binasa ko itong chapter, buong chapter 8.
alin ang sinunod natin doon? Yun ang question. In Joshua 1, pakilagay natin Joshua chapter 1, verse 8 and 9. Ayan, pag-ibasa natin lahat. Keep this book from the law always on your lips. Meditate on it day and night. So that you may do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Baka gusto nyo lang ito. Baka gusto nyo lang prosperous and successful. Who wants this? Gusto nyo? Ako gusto ko nito. Amen. Gusto ko maging prosperous and successful. Pero mauna muna dito. Hindi pwede, kaya nga nilagay doon eh. Kasi may condition for us to keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Yun ang nagpo-process sa atin. Araw-araw, day and night. So that you may be careful to do everything written in it. Then, you become prosperous and successful. Madalas gusto lang natin maging prosperous. Gusto natin maging successful. But are we digesting? Are we meditating the Word of God? So that the truth, yung katotohanan ang mag-saturate sa atin. Kasi pag yung truth ang nag-saturate sa atin, ang ating thoughts ay nababago, ang ating pananalita ay nababago. Amen? Amen. Hindi ka na pwedeng magbitaw ng mga salita na salitang kalye. It because you are being saturated by the Word of God. Ibig sabihin na, bubuhosan tayo. Yung ikaw ay naligo at nagsabon, hindi lang pwedeng halfway ng tubig. Hanggang mawala yung bula ng sabon, palagi kang nakatapat sa tubig para ikaw ay totally cleansed. Ganun po ang salita ng Panginoon. Hindi pwede na minsan lang, hindi tayo malilinis by reading it just once. But we have to meditate on it day and night. Araw-araw po yan. Kaya nga, marami po talaga tayong i-google na panahon para i-presenta natin yung sarili natin sa Panginoon. You know, we cannot change ourselves. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. But the Word of God can transform us. Kayang bungkalin ng Panginoon through His Word, ang ating buhay, at i-prepare niya ito by preparing it, fertilizing it, you know, with His Word. Kasi, bakit kamo? As we allow ourselves, yung inaalaw natin na mahugasan tayo ng ating Panginoon, matatanggal yung negative, ano? Matatanggal yung doubt, palagi tayong magda-doubt, palagi tayong may fear, palagi tayong talunan. Pero kapag binuhusan natin, ibabad natin ang ating sarili, sa salita ng Panginoon, ito ay mapapalitan ng pananampalataya, ng confidence sa Kanya, at victory sa Kanya. Amen? Amen. Diyan dapat ang gusto natin, kailangan natin na magbabad sa salita ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng kakaibang pamumuhay. Because God wants, sabi ko nga na, God wants for us to have a good heart para magamit tayo. Maging useful tayo sa Kanyang ubasan. Amen? Do you want to have faith in Him? Amen. Amen. Confidence in Him. Amen. And victory in Him. Nais natin yon. Lahat yan ang gusto natin. Mangyayari lamang. We allow His Word to be fertilized in our hearts. I hope na nung Sunday, yung mensahe nung Sunday, nabang po ha, kung may nagbaklat sa inyo sa salita ng Panginoon. At inamnam nyo yung salita. Magmula ngayon, today, study the Word of God. Huwag kayong ano, huwag nyong i-allow yung sarili nyo na dumaan ang isang linggo na wala kayong lakas spiritually. Dahil, sabi ko nga, as we fertilize, allow God to prepare us and be fertilized. Alam nyo, merong protection. We have to protect. Ikaw nagtanim ka, hayaan mo ba na kakainin niya ng mga weeds? We have to protect. Sabi dito, protect. Weed the garden of your hearts. Ingatan natin ang ating mga puso.
Guard your heart, for it is the wellspring of life. Proverbs 4:23. Ingatan natin ang ating puso. Amen? Amen. Kailangan nating ingatan ang ating puso. Paano natin maiingatan? Let us will. Ibig sabihin, tanggalin natin yung mga bagay-bagay na hindi mabuti. Sino ang may anxiety? Mahirap yun. Yung palaging nag-uwi. Sabi ko nga, worry, concern. Those are weeds. Hindi maganda sa buhay natin. Yung naghahabol ka. Yung you have this greed na pera, pera, pera. Huh? Let us will. Tanggalin natin yung mga bagay-bagay na yon. Kasi in Matthew 6:33, sino ang nakakaalam? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Guard your hearts. Ingatan natin ang ating mga puso. Yung weeds na yan na sinasabi ko, don't allow sin to grow in your hearts. Remove. Tanggalin natin yun sa ating mga puso. Kaya, nais kong ipaalala sa atin na maging careful po tayo sa mga pagbababad natin sa internet. You know, if we spend more time sa internet, maging maingat tayo sa ating mga binabasa. Dami nating binabasa. Sabi ko, nagulat ako. 8 years ago, nabuksan nila. Tapos ibinigay sa akin. Sabi ko, parang hindi ko na matandaan. Doon pa sa ibang, ano, ibang lugar pa yun. Ipinasa sa akin. Ibig sabihin, talagang nagsasaliksik kung ano-anong binubuksan. So, maging maingat tayo sa ating mga binubuksan. Ating pinapakinggan. Mga kwentong hindi, walang katuturan. No? Ayoko nagkukwento ng buhay ng may buhay. Ayoko yan. Remember na these are weeds, kasalanan ito pag pinikwento natin yung buhay ng iba. Kwento mo buhay mo, hindi ka magkasala. Amen? Eh dito ayoko, no? Ayoko dito sa church, merong kwento natin yung kahinaan ng isa o yung ano, wag. Kaya maging maingat tayo. Tanggalin natin yung weeds na yun. Kasi iniingatan tayo, we are being protected by God. Kasi gusto niya tayo na mataniman ng kanyang salita lamang kayo. Hindi tayo, may karapatan tayong protektahan. Nobody can protect, I cannot protect your heart. You have to protect your heart by not allowing, hindi natin hayaan na tubuan tayo ng mga bagay na hindi mabuti. Kasi alam niyo yung kasalanan, yung sin na yan has the power to take away yung magaganda sa buhay natin na nakawin niya ng kasalanan. Dati ang bait-bait dito, bakit ang sumit-sumit? Bakit ito ang kind-kind noon ngayon? Bakit ang damot-damot na? Because you allow this sin of greed. No? Bakit ito may panahon sa Panginoon dati, ngayon wala na? Because you allow the sin of pleasure na yun ang nais natin. Tandaan natin, I am not condemning anyone. But I am telling you, sinasabi ko pa sa inyo ito, para i-check natin, kasi nga we are dealing with these kinds of heart. Yung mga puso natin, na kailangan ma-check natin. Asan ba yung kondisyon ng aking puso ngayon para maging maayos? At the end, maging maayos. So we have to guard our hearts. Protect our heart. Let your relationship, yung relasyon natin sa Panginoon, huwag nating pabayaan. Amen? Amen. Yung iba nga dyan, yung kanilang BFF, ha? Boyfriend. Walang tigil, tawag dito, tawag doon. Maski madaling araw, nakausap, mayak-mayo, yung anak, wala na yung anak na ano na, na-stress na dahil yung nana o tatay, walang tigil ang katatawag, kumain ka na, natulog ka na, naligo ka na, grabe yung communication. Walang tigil na pag-follow up. Yung dahil gusto ng nanay, yung relasyon niya sa anak, malayo man siya, maayos pa rin. Ginagabayan niya. Tayo rin naman, ang ating relasyon sa Panginoon, huwag nating pabayaan. Hindi mo kaya kausapin ang asawa mo ng isang linggo. Anong mangyayari para pakiramdam nyo ang layo-layo? Hindi ko nyo kausapin mga kaibigan nyo, kakaiba. Hindi nyo rin kausapin ng Panginoon. Ano kaya mangyayari? Alam nyo, bugnutin, mainitin, bitin, whatever na ano ang isip natin. Ang isip natin portado.
no? Kapag hindi natin kinakausap ang Panginoon. How can we say that our relationship with God is okay? Kung hindi naman natin nag-i-spend time tayo sa kanyang salita, hindi tayo nag-pipray, hindi rin tayo nag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Kailangan po natin that we have to keep our relationship with God. Protect natin yung puso natin. Kasi yung puso natin, napakahalaga. Amen? Amen. Sa buhay ng tao, the heart is very important. Pag hindi na nag-function na ang heart, wala na. Kasi dito dumadaloy yung dugo. No? Amen sa puso natin. No? If your heart is not right, then there is no life. Kaya, gusto ng Panginoon na ingatan natin. In what way? Yung standard, yung iprotektahin natin, yung keep the standard of holiness sa buhay natin. Yung mga, may mga asawa, protect your relationship with God. With your husband din, no? Ingatan niyo yung relasyon ninyo bilang mag-asawa. Always be pure before the Lord. Mga single, ay wala naman akong single, ay wala naman akong husband. Protect your purity before the Lord. Amen. Amen. Hindi pwede magbuklat yan sa internet para masatisfy ka. Mga singles or mga married, o nawalayo sa asawa, protect your purity before God. Amen. No, this is very hard. Very strong. Pero ito ang gusto ng Panginoon, na tayo ay malinis, na sisidlan ng kanyang salita. Hindi pwede magsama yung marumi at malinis. Hindi yan mag-progress. Amen? Amen. Diba? Kailangan natin na maging yung standard ng holiness, yung standard ng Panginoon. Makakaabot tayo doon. Why? Because inaalaw natin na bungkalin ng Panginoon ang ating mga buhay, i-prepare niya tayo, fini-fertilize natin ang ating puso at iniingatan natin ang ating relasyon sa Kanya. With your eyes on God and your trust in Him, sabi dito, live and love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Lahat, all in all, mamahalin natin ang Panginoon. Amen? Kaya ba natin? Amen! Dahil nandyan ang Panginoon na tutulong sa atin. Amen? Amen. Kaya maging mag-ingat tayo. When we allow the Lord to check our hearts, we also check our hearts, no? Check natin. Saan na ba ang kondisyon ng ating puso? And we, as we, yung sabi ko, as we plow, as we prepare, as we plant, as we protect our hearts, magiging ready tayong soil na mabuting soil for God to use. I want to see you. Gusto ko makita kayo na ginagamit ng Panginoon, na ang kabutihan ng Panginoon ang nananalaytay sa ating mga buhay. Kapag ang ating mga buhay ay patuloy na nakaka-cultivate, ready ito na tumanggap sa salita ng Panginoon, di ba? As we cultivate our life daily, we are ready to receive the Word of God. At kapag tinanggap natin yung Word of God, alam nyo, magiging bunga, magka-harvest tayo. We will harvest. And then, pag yung harvest na yan, magpuproduce ito ng marami. No, your life, hindi lang ikaw na. Maraming tao na nakapaligid sa'yo, na na-influence mo because your heart is saturated, napupuno ng presensya ng Panginoon through His Word, by your relationship with Him. Diba ang sarap-sarap na hindi na lang ikaw ang bumagalaw, marami ka ng taong kasama na naninilbihan sa Panginoon. With that one life, live your life, believe it. Believe na gagamitin tayo ng Panginoon as we allow ourselves. No? Kailangan natin na magpapalaging ganito yung buhay na Kristiyano. Hindi pwede yung ang tamlay-tamlay. Hello? When we obey, ibig sabihin, we are sowing seeds into our future. No? Kapag sumunod ka ngayon, pinaghahandaan mo yung kinabukasan. Amen? Why are
we investing our time? Bakit tayo nag-invest ng ating panahon dito? Why? Huh? Because nais natin na later on, we will produce new fruits of righteousness. Yung pag nabumu, di ba pag ikaw ay namimitas ng inyong mga halaman, anong nararamdaman mo? There's great joy, di ba? Pag nakita mo yung halaman mo namumulaklak, anong pakiramdam mo? Masaya. Masaya! Kagaya ni Sister Neri, dahil mahilig siya sa halaman. Pag nakita niya na nag-expand yung mga halaman niya, dumadami, ang saya-saya niya. Kasi anong ginawa niya? Ayan. Linaw niya, hinukay, kinultivate, fertilize, iningatan niya sa mga insekto kasi inisprehan niya ng kung ano-ano. At nung inisprehan na ng kung ano-ano, ready ito na dumami at mamulaklak. Ganon din sa atin. No? Allow His word. Allow God to work in our hearts. Amen? Hayaan natin na from wayward, yung kung saan-saan lang, hanggang pusong bato, hanggang yung bato na yan naging matinig-tinig. Pero, alam nyo, at the end of that, yung good and noble heart pa rin ang gusto ng Panginoon na ma-develop sa atin as we allow ourselves under His hand. Doon lang magmamatter ang ating pamumunga is when we allow ourselves into the hands of God. Amen ba tayo? Amen. Meron ba tayong natutunan? Amen. Meron ba tayong itatago sa puso natin? Amen. At pag itinago natin yan, i-apply din natin. Magsimula, ano ba yung mga bagay-bagay na gusto mo ngayon? May changes. Wala akong pang Lord, then may time. Kasi binigyan tayo ng 24 hours, pare-pareho tayong may time. Mag-alat lang tayo ng konti. Okay na yung 5 minutes, no? Let us make this habit na maski 5 minutes lang. Lang ha, oh, 5 minutes lang. Simulain natin na mag-meditate the Word of God as we read on it. 5 minutes lang. I-apply natin yung nabasa natin. Hayaan mo yung maliit na simulain. Dadami yan. At pag dumami, praise God. Natupad ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. He is good. Napakabuti ng Panginoon. Amen? The Lord bless you. Keep His word. Huwag natin, hayaan lang narinig natin ngayon. Wala na. Feed. Kumain kayo ng salita ng Panginoon starting today hanggang sa susunod muli na pagkikita natin. Kain kayo ng pagkain ng salita ng Panginoon. And that you will be stronger. When I see you next Sunday, I see a different you. Amen. Amen. Hindi mo yan maitago. Kasi maglalabas yan. Oh, bakit si sister? Kinaalas 9 pa lang, tinatawagan na ako, pupunta na siya ng church. Or, alas 2 na sister, asan ka na? Magsimula na ang praise and worship, asan ka na? Wala nang ganun, no? Hindi ka na i-remind na, uy, gising na pastora, ikaw ang pastor ngayon. Mag-praise ka, hindi na, wala nang ganun, no? We will not remind each other, pero over the week, we will remind each other by sis, mag-devotion. Keep doing this, and eventually, masusunod nyo yung nice ng Panginoon sa buhay nyo. Dahil tayo ay mataba, healthy soil na pagtataniman ng kanyang salita. To God be the glory. God bless you. Yes, thank you, Lord. Yes.